Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong muling matuto? Tara, samahan ninyo ako sa ating bagong aralin ngayong Quarter 2 sa MAPE, Arts Aralin 1, ang mga elemento ng sining. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, sagutan muna natin ang mga sumusunod. Panuto. Sabihin kung ano ang magagandang tanawin na aking ipakikita at tukuyin din kung saan ito matatagpuan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Alin-alin sa mga lugar na aking ipinakita May dalawang uri ng linya.
walang hangganan at pagtutulong-tulong. Ang hugis na kwadrado ay sumisimbolo sa balanse o pantay. Ang hugis sa tsulok ay sumisimbolo sa katalinuhan, kataas-taasan, kalaliman at kabanalan. Kulay. Sa lahat ng elemento ng sining, ang kulay ang siyang nakatatawag ng pansin sapagkat bawat kulay ay mayroong kani-kaniyang katangian. Ang mga kulay ay malinaw na naipakikita sa pamamagitan ng color wheel. Pag-aralan natin ang color wheel. Ang mga kulay na nakikita mo sa color wheel ay nanggaling sa tatlong pangunahing kulay o primary colors. Ito ay ang pula, dilaw at asul. Ang secondary colors ay nabubuo sa pamamagitan ng paghahalo ng dalawang primary colors. Pag-aralan natin ang larawan. Kapag pinaghalo natin ang kulay dilaw at kulay asul, makabubuo tayo ng kulay na luntian. Kapag naman pinaghalo natin ang kulay pula at ang kulay dilaw, ang kulay na mabubuo natin ay dalandan. At kapag naman pinaghalo natin ang mga kulay na asul at pula, makabubuo tayo ng kulay na lila o violet. Ang mga secondary colors ay ang luntian, lila, at dalandan. Kahulugan ng mga kulay. Asul. Nangangahulugan ito ng kalungkutan, dalamhati, kabanalan, langit, tubig at kaalaman. Ang pula ay sumisimbolo sa katapangan, dugo, apoy, init, kasiyahan, galit at kasalanan. Ang kulay na dilaw ay nangangahulugan ng inggit, masaya, apoy, at init. Samantalang ang dalandan ay sumisimbolo sa karunungan. Ang kulay na berde ay sumisimbolo sa tao, kalikasan, at kaginawahan. Samantalang ang violet o lila ay sumisimbolo sa kalungkutan, dalamhati, kapayapaan, at kabiguan. Ang brown ay sumisimbolo sa bahay, kahoy, mga gawang mekanikal. Ang puti naman ay nangangahulugang kalinisan, dalisay, simple, relihiyoso, at kabutihan. Samantalang ang itim ay nangangahulugan ng misteryoso, tiwaga, kasamaan at pagiging makasalanan. Tekstura. Ito ay tumutukoy sa panlabas na katangian ng isang bagay na nahihipo o nadarama. Dalawa ang uri ng tekstura. Ito ay ang teksturang nahihipo o tactile at teksturang visual. Ang tekstura ng isang bagay na nakikilala sa pamamagitan ng paghipo o pagdama ay tinatawag na tactile o teksturang
Nahihipo. Ang dalawang uri ng teksturang ito ay maaaring maipahayag sa pamamagitan ng likhang sining. Ang ilan sa halimbawa ng tekstura ay magaspang, malambot, makinis, magalasgas, madulas, at matigas. Balanse. Ang prinsipyo ng balance ay ginagamit din sa sining upang maging maganda at maayos ang isang disenyo. Ito ay nakapagbibigay ng damdaming matatag para sa mga nagmamasid. Maaaring magkatulad o hindi ang mga sangkap ng sining sa dalawang panig, subalit mayroon pa rin balance. Mayroon tayong dalawang uri ng balanse. Ito ay ang formal na balanse o symmetrical balance at di formal na balanse o asymmetrical balance. Symmetrical balance. Ang mga sangkap na makikita sa kanang bahagi ay katulad ng nasa kaliwang bahagi. Ang ganitong balanse ay nagpapahayag ng kaayusan, dignidad at katatagan. Ito ay tinatawag na formal na balanse. Ang disenyo sa gilid ay isang halimbawa ng di formal na balanse. Kung hahatiin sa gitna, hindi magkatulad ang mga bagay na nasa kanang bahagi o sa kaliwang bahagi ng larawan. Ang magkabilang panig ay ginawang magsintimbang, subalit iba ang elemento na sining ang ginamit. Ang kulay at tekstura ay kailangang isaalang-alang sa pagbabalanse ng mga disenyo. Naunawaan ba ang mga elemento ng sining na ating tinalakay ngayong araw? Ano-ano ang mga elementong ito? Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga elemento ng sining? Ano ang nararapat natin gawin sa mga magagandang tanawin na mayroon sa ating lugar o sa ating bansa? Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot.
Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!